Maligayang pagbabalik guys dito sa ating munting channel, no? It's Thursday afternoon, Philippine Standard Time. It's 1:10 p.m. So magandang hapon po sa inyong lahat. At ngayong araw na to guys, may bagong naman tayong video na to na courtesy sa channel ni Francis Leo Marcos, ang nag-iisang pandemic hero natin. Tulad ng isang pinikula guys, kung may bida, may kontrabida. Itong kontrabida natin ngayon na tatawagan natin sa pangalang Panot, muli na namang umiksen sa kanyang YouTube channel. Pero please guys, huwag nyo nang puntahan ang kanyang channel. Baka nga mas lumaki pa ang ulo niya at sabihin niyang marami siyang nahatak na viewers na true FLM at gusto nang umanib sa kanya. Well, ganyan talaga ang mentalidad ng babaeng iyon. Akalain mo ba masyadong advance ang kanyang pag-iisip? Nag-draw naman siya ng konklusyon na nakapag-raise ng kaba ng mga nanay, no, ng mga miyembro ng FLM family worldwide. Sa kabilang banda guys, ito palang si Atty Chua ay nagbitiw na bilang counsel ni Francis Luis Marcos, no, at may bago na pero ay hindi pinapangalana nito ni Sekiyama para hindi mabulabog ang diskarte ni attorney o ng bagong attorney na humahawak sa kaso ni FLM sa anti-alias. Okay, so hindi natin pahabain guys at huwag natin i-delete pa at diretso na tayo sa nasabing video. Pasok! RDDTV FLM at Francis Leo Marcos. Hindi daw tinanggap ang birth certificate. Alam niyo, isang napakalaking kabubuhay yun. At halatang halata, no? Na wala siyang alam, di ba? Sa proseso, sa korte. Kasi, alam niyo po ba, na tayo po, hindi pa po nagpepresenta ang akusado ng ebidensya. Puro prosecution pa lang yung naunang nagbigay, nagpresenta ng kanilang mga ebidensya laban doon sa anti-alias. Di ba? Pagkatapos lahat nun, kapag ka nai-presenta na yun, yung magkabilang panig, yung akusado at yung tip sa prosecution, tsaka pa lang malalaman, di ba, kung ano yung... Eh, ang nangyari po kasi dito, yung pinost nitong si Panon, no? Yung pinost niya po na may mga birth certificate pa siya, mga ganun-ganun pa, prosecution pa lang po ang nagpapasa. Dahil nga po ngayon, nagpalit ng abogado. Diba? Nagkakapalit lang ng abogado sa anti-alias. So, kailangan niyan, no? Kailangan niyan na pag-aralan ulit magpapalit na abogado ni post-FLM. Diba? At ang may hawak po niyang kaso niya, si Atty Chua. Si Atty Carmen Chua. Siya po ang may hawak niyang anti-alias na isinampayan ng NBI. At nakapending po yan sa korte ng Maynila. Okay? Kaya yung pinapalabas niya na, ay, hindi na ano ha, na ganito, ganyan. Isang kabubuhan po yun. Prosecution pa lang po ang nag-aano. Ang akusado po, ang kampo po, ni Boss FLM, ay hindi pa po nakakapagpasa ng mga ebidensya. Hindi po ganun kabilis, no? Sa loob ng korte. Kaya itong mga nagkokomento na to, yung mga nagmamagaling, no? Kailangan yan. Pwede ba, tigil-tigilan nyo na nga, no? Bentang-benta talaga sa inyo yung boss ko. Ayun, para meron counter charge sa kanila. Yes! Diba? Ang hilig talaga nilang ano, yung alam kasi nila kapag ang mga FLM family worldwide, kapag ka merong mga ganyan, alam yun, yung mag-aano na sila, ano ba yun? Ano ba yung pinupose naman itong si Panot, diba? Bakit na naman ganito, ganyan? Eh, nagpalit nga po ng abogado at hindi po basta-basta yun na ganyan lang, ora mismo. Hindi po, kailangan yung bagong abogado, pag-aralan niya pa yung ebidensya na ipre-resenta ng ano, ng prosecution. Pag-aaralan niya pa yun at babasahan niya pa yung TSN na tinatawag. Panot, ikaw ba alam mo kung ano yung TSN, ha? Alam mo kung ano yung TSN? Yes, pa-epal na naman. Kaya tuloy yung mga nanay na nakikita yung post niya. Tawag ng tawag sa akin kanina. Sabi ko, opo, talaga naman. Pero hindi yan ganyan kabilis. Kasi nga po, nagpalit po ng abogado dahil sa Tony Chua, ay nag-ano na po siya. Kumbaga, bumitaw siya dahil may personal daw siya na rason. So, syempre, iginagalang natin yun. Diba? Kaya ngayon, yung hahawak nito yung kaso na to dito sa anti-alias to, no?
itong yung anti-alias law na to, bagong abogado po ni Boss. At syempre, hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo kung sino po yan. Dahil baka mamaya, yan naman ang bisitahan, ang hanapin kung sino yung abogado na yan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, lahat ng abogado ni Boss, toka-toka sila. Di ba? Hindi pa nga natin alam eh, kaya nga hindi natin tinatapit yan eh, diba? Kasi nga hindi natin alam kung ano yung nangyari, diba? Kung ano yung mga pangyayari, mga kaganapan dyan sa kaso na yan. Dahil nga si Atty Chua, siya lang ang nag-aayos niyan, no? Simula nung hinawakan niya yung anti-alias law na yan ni Boss FLM na sinang panang NBI. Siya lang ang nakakaalam, wala tayong alam kaya hindi natin ina-expose yan. Pero ngayon na bumitaw na si Atty Chua, no? Dito sa kaso ni Boss FLM, dito sa anti-alias ko, yung bagong abogado, sisikapin ko na makuhanan siya, no? Ng mga kahit konti-konting detalye habang nag-uumpisa na siya dito sa kaso na to, di ba? Kasi dati, hindi naman kasi kami ganun ka-close, di ba? Nahihiyari naman ako na attorney, ano na pong balita sa anti-alias ko, di ba? Presumption of innocence si Panot, papansin na Panot. Kaya nga, huwag mo muna sabihin si Kama ang pangalan niya dito sa lahat. Hindi ko nga sasabihin talaga. Eh, pag sinabi ko, bubulagay naman, yun naman ang hahanapin nila. Diba? Pero, yung sinasabi ko nga, yung dito, ang nagpipresenta pa lang, yung doon, di ba meron ng release order ng anti-alias law sa kaso ni Aldol? Yun dati yun, diba? Hindi ko nga maalala si Atty Chua ang nag-ano nun. Kaso tapos na yung kabanata sa ating Atty Chua eh. So, exit na, di ba? Okay na yun. Desperada kasi si Panot. Yes! Totoo! Kasi alam mo, hindi desperado yan. Di ba? Secret management said, yes! Master Groover! Hindi natin pwedeng sabihin kung sino yung bagong abogado na pumalit dito. Di ba? Kasi, yan ang aani niya. Ayan, may nagko-comment. Ayan, sabi niya, oh, tama na dok-dok, gandang yama. Si Boss FLM mo, malapit na siyang makalaya. At kami mga tabobo warriors ang papalit sa kulungan. Na, ano yan? Tama na ang panloloko ng mga tabobo warriors. Nakakahiya talaga kami, Grace Degree. Ano? Grace Record. Uy, grabe naman, nakakaawa ka naman, Grace. Pero alam mo, kahit ano nga sabihin ninyo, eh pinapatawad na kayo no, ng FLM family, lalo na ng boss ko. Diba? Unang-una sa lahat, hindi niyo siya kilala ng personal. Wala kayong kilala sa amin ng personal. Hindi namin kayo kilala. So, anong pinagpuputok ng butchin ninyo? Ang magpapansin para sumikat kayo. Ganun lang kasimple. Pero maraming salamat sa paghingi mo ng pasensya sa pamilya namin. Don't worry, Grace Rigor. No? At ang Rigor family, ayan. Pinapatawad na kayo ng FLM family for the one. Kasi marunong kang humingi ng pasensya. Ayan. Huwag mo sabihin name, baka maon siya mina naman. Yes, mami, yes. Mega shout out po sa ating pandemic hero. Napaka-atribida ang Panot na yon. Malahimik na lang siya. Dapat desperado talaga siya. Yes! Diba? Sa mga basher dyan, makinig lang kayo, manood lang kayo, mag-comment, diba? Sayang, anong balita kay Atty. Espejo? Okay naman po si Atty. Espejo. Okay naman po si Atty. Espejo. Basta, ipagkatiwala lang po natin yung kaso na yan dun sa bagong abogado ni Boss Evelyn tungkol dyan sa anti-alias ko na yan. Diba? Antay-antay lang po tayo. Itong bagong abogado, paano natin, kumbaga, thank you, Mami Marilyn Janaba, na yan. Bagong member dito sa YT, Boss FLM. Buhay pa pala si Panot. Oh, pam-pam,